Ito naman ang hindi pwedeng dagsain kaya kinansela na ang taunang traslasyon ng itim na Nazareno sa Maynila. Para sa detalye, nagbabalita live si News 5 reporter Ria Fernandez. Ria, bakit nga ba hindi na matutuloy ang traslasyon sa susunod na taon? Jay, dahil sa banta ng COVID-19, minabuti na lamang ng mga otoridad ng lokal na pamahalaan ng Maynila pati na ng Quiapo Church na ipagpaliban muna yung traslasyon 2021. Alam naman kasi natin dito sa traslasyon ay milyong-milyong deboto ang pumupunta at kapag nangyari yon hindi raw maiiwasan ang dikit-dikit ng mga tao. Jay? Oo, Ria, alam natin ang magiging reaksyon ng mga deboto, no? Kasi taon-taon hindi sila pumuputol dyan sa tradisyon na yan. Pero may mga nakausap ka bang deboto o mismong sa Quiapo Church? Ano ba ang reaksyon nila dito? Sila ba ay susunod lamang dito sa regulasyon na ito? Jay, hati ang kanilang reaksyon. May iba, sinasabi nila, naiintindihan nila ang sitwasyon at para rin naman sa kanilang kaligtasan ito. Pero yung iba naniniwala na dapat ituloy pa rin daw ang traslasyon dahil sa tingin nila, sa mga panahong ito, dapat to talagang magbuklod sila at tingin nila pakikinggan daw ng poong Nazareno at malalabanan talaga ang COVID-19. Pero ang simbahan ng Quiapo ay may mga pinaplano ng alternatibo nang sa gayon ay maipagpatuloy pa rin ang ating mga deboto, yung kanilang pamamanata. Kabilang na dito yung mas marami raw misa na idadaos para hindi maipon sila pagdating ng January 9. Dadalhin din daw yung mga replika ng poong itim na Nazareno sa mga simbahan habang yung mismong imahin ng poong itim na Nazareno ay ilalabas sa balkonahin ng Quiapo Church. Jay? Okay, last na ito, Ria. Linawi natin, ang kansilado ay yung mismong prosesyon, hindi yung pista. Tuloy pa rin ang pista. Jay, tama ka dyan. Yung mismong grand procession lang, yung traslasyon ang kinakansela. Pero yung kabuuan ng pista ng poong itim na Nazareno ay tuloy pa rin.